Sino naman yung hinitingtingin mo talaga na iba? Eh, kapanawan ako kasi ang kalaban namin eh. Tinatawag nila ng tatlong itlog, di ba? Yek Guse, Jesus Guse, si Aguila at si Domingo. Yes, Aguila at si ano? Yes, si Domingo. Si Domingo. Yan ang magagaling na ano. Yeah, una sa inyo yun, ahead sa inyo yun. Oo, una sila. Sila Ventura, yan, sila Ari Agustin, yan, Marusay din yan. Mga kalaban din sa kakarera yan. Pero ang talagang mga kalaban ito yung si Maestro. Ah, si Kuya Bong. Kasi isa pa yan na ang isang inetering, kaya na pag-aaralan mo rin ang kategory ng isang bawat inetering. Pag nahuli mo na yung kategory nila, malalaman mo kung paano siya tatalunin. Paano sila talunin, ah. Alam mo na eh. Hindi ka maano sa kanila, yung, kahit na magkakasalubong kayo, hindi ka, magaling to, wala. Kumbaga kung magkasama, nag-copy ako sa kanya, gano'n. Namamalahibo, di ba? Hindi. Kailangan, wala talo ko. Yung self-confidence kailangan. Ang dami nagsasabi na magaling. Paano mo naman nasabi magaling si Kuya Bong? Magaling siya sa lahat eh. Halos nung kasi nung bata pa ako, sininumpos nga, kuya, laging pagmupunta sa kwarto, lagi ako katabi nun. Pag nalangabuhin sa'yo. Ganyan, ganito. Yung mga largabisa namin sa kwarto, lalaki, kaganda. Talagang pagka ginamit mo. Kitang-kita mo, di ba? Ang lapit niya. Nandyan lang yung pinapadun mo, nandyan lang sa tabi mo. Di ba? Kaya eh, pag may karera nun, ginagamit ko lagi, pinapanood ko lagi sa maestro. Talaga sa kanya lang ako nakaano, lahat ng kumuha nun, sa kanya lang ako nakatingin. Wala akong tinitingin na iba. Eh, pumasok sa isip ko na, parang kaya ko yung gagawin niya. Yung ginagawa niya, parang kaya ko. Yun nga, natupad naman, okay naman, inikat naman. What's up, Bayangarista? Nandito tayo sa Urukawa, Japan. Kasama natin ang isang top caliber na jockey ng Pilipinas, jockey G. E. Biason. Kaya Jerry, bati ka muna sa Bayang Karibista. Magandang umaga sa inyong lahat, mga Bayang Karibista. Saan ba nagsimula ang isang Jerry Biason? Laya ko ng karera talaga eh, dahil ang airpad ko eh, isang trainer. Trainer siya ni Aristeo Puyat nung araw. Si Antonio Biason. Ah. Magtawagin Antonio Biason. Kung Tony yung palayaw niya, kaya alam, lahat ng mga batang dumadaan sa amin, tinatawag niya Pocho, kaya Pocho na rin tawag sa kanya. Siya yung unang trainer ni Sir Butch. Oh, siya. Saan kayo nakatira sa kare? Sa kwadra mismo? Oh, sa kwadra mismo ni Aristeo Puyat. Paano ka naman nagkaroon ng hilig sa paghihinete? Bata pa ako, talagang hilig ko ng hinete. Kasi sa karera, noong araw, pag may mga nobatos na kabayo, inaakay nila yung mga hindi pa nasasakyan, di ba? Iniikot. Ang gagawin namin ng mga bata pa kami doon, pahintuin namin yung mga may akay, sasakyan ko. Ganun na kalakas loob niyo noon? Hindi pa naman kasi alam na madidisiplina kayo, di ba? Ilan taong ka ng mga time na yun? Bata ka pa ng mga siguro mga bandang mga 12 o 13, ganun. Ah, kalakasan ng loob na walang pakialam. Hindi natin alam kung gusto mo lang kasi makasakay ka, di ba? Hindi mo alam na mababalian ka pala kung sakaling may mangyari sa iyo. Yun talaga ang ano ko eh. Ang naisip kong kaya kong tingin ko ito dito. Parang kaya ko to kaysa hate ko nga mag-aral eh. Nang araw kasi, nung maliit pa ako eh, kininong puts po yan, eh, gusto kong pag-aralin sa Amerika. Dadali niya lang ako sa Amerika para mag-aral ako ng veterinary. Ganda sana yun, ano? Sabi sa akin, kininong puts, mag-aral ka na para meron akong doktor dito pagka lumaki ka na. Ay ko, talagang hindi ko kaya yan. Hate ko nga talaga mag-aral, sabi ko sa kanya. Ay ko, parang hindi ko kaya yan. Maraming libong mabasa-basahin niya. Ay ko, hindi ko hihilig yan. At least naging totoo ka sa sarili mo na ano, kasi naman sinubukan mo tapos hindi ka tumuloy. Sabi ko sa kanya, kininong putin ako, gusto ko mag-inete ako. Ano sabi naman ni Sir Puch? Pumayag naman na sa gusto mong pag-inete. Okay naman, hindi naman nakapinilit na. Eh, ilang taong ka nung talagang desidido ka na talaga na gusto mo mag-insayo, gusto ka mag-apprentice, na gano'n? Anong high school na ako, mga 3rd year, 2nd year, gano'n. Sabi ko, ito na talaga ang anong ko.
nag-iinsayo ako nung araw. Unang-una kong sinasakyan kasing kabahe, si Ninong Puts kasi, may nagbigay sa kanya ng maliit na kabahe. Pony, oh. Pony. Oo, oh, may maliit na kabahe, may nagbigay kay Ninong Puts. Hindi ko matandaan ko sino eh. Kasi mayroong pony sa kwarto nung araw. Yun ang pinagsasakyan ko. Dadaling ko dun, paghahapon, dadaling ko dun sa media-media. Kasi pag nag-umbisya na media-media, tumatakbo. Pag nakita yung kwarto, pumapasok. Natanda niya yung ano, lugar. Marunong yung mga pony kasi yung mga pony kabahe, alam niya kasi siya pupunta eh. Hanggang kaya doon lang siya, hindi pwede pupunta sa kabila eh. Pag nakita niya yung pinto, dinitrend niya sa pinto. Pero nung nag-decide ka mag-hinete, sinuportahan ka ng tatay mo? Hindi naman niya ako pinigilan. Dahil wala siya magawa, nung nakita niya na nag-isahe na ako, tapos si Ninong Eleng, Jackie Elias, mga araw. Isa sa mga tinatanyag na karyo. Magaling yan. Yan ang una kay Maestro eh. Kitebong. Bago mag-pick yung pangalan ni Jet Goose, Jackie Elias muna. Si Maestro muna. Ay, si ano muna, Elias muna. Dahil si Bong nung 14 ayos lang yata sa mga isipong nun. Ang bata, no? Oo. Parang ganun siya sa mga yung araw. 14 years old lang siya, alam ko. So, kailan ka nag-start sumakay sa pista? Na nag-isayo ka na talaga, na totoong nag-isayo ka na sa pista? Siguro mga second year or third year ako nun. Sumakay na nag-isayo na ako. Tinatakas ko yung kabahe ng daddy ko eh. Tapos na nakita nga ako ni Elias, ni Eling. Sabi niya, Tony, anak mo ba yun? Yung naging sa yung bata. Bulilyaso. Sino? Yun o. Tinuro ako. Oo. Yan si Jerry. Sabi ng ganun ni daddy. Maano ah. Parang may maayos ah. Ni Elias. Mukhang mahusay sa makaya. Sabi ng ganun laki. Sabi sa daddy ko. Ngayon, pinabayaan ako ni daddy na. Bahala ka. Mag-isayo ka. Gusto mo. Nasubukan mo mahulog? Oo. Nahuhulog din pag minsan-minsan. Ano tama mo? Anong pinaka-grabbing naging tama mo? Sa araw ng kalara, isa lang ang naging tama ko. Ito, dito lang eh. Balagad? Yun lang. Mula na sumakay ako. Sino ba naging nakasabay mo sumakay ng batch nyo? Sila D.I. Castro. Si Angon. Camu. J.D. Camu. Sila Galpo. De Vera. Si Puroy. E.S. De Vera. De Vera. Charlie Sordan. Magagaling yung ano niya, batch niya. Puro may mga kalidad. Yung batch namin, umano eh. Yung Larry Gose. Pati si Kuya Monching? Kabatch namin yan. Puro yung sumikat na, yung ano niya. Yung umik lahat halos eh. Oo. Oh, Ladator, halos lahat sila umano. Nagpanalo talaga, talagang nakakilala yung ano. Bilang na bilang lang yung talagang naiwan sa amin eh. Pero yung grupo namin, ano eh. Malakas yung second batch, malakas yung amin. Ngayon, nung unang sakay mo, ano, nagpanalo ka? Wala, puro pa sakay ko eh. Ang dami kong sakay eh. Bulahan pa lang. Dapat nga no, apat-apat lang ang sakay ng premis eh. Kada isang araw. Yung bulahan, yung isang araw na bulahan pa lang eh. Ang sakay ko na kagad, 10, 11. Ganong karami yung sakay mo? Ang dami kong sakay eh. Oh. Dahil nga ang dami ng kami gusto sa akin. Suportado ka. Oh, suportado eh. Saka nakikita nilang paano makay siguro. Kaya... Pasakay natin. Ano, marami ako iniisayo kasi nung araw. Puro yamado nga. Hindi mo nahidaos yun? Walang nanalo. Puro segundo, tercero. Ano, hindi ka ba nawalan ng, ano, ng kumpiyansa na? Hindi, ano lang, yung siyempre, sabi ko, bakit gano'n hindi ako manalo-nalo, lagi inaabot, o kaya ayaw lumapas. Kailangan ng panalo nun? Susunod na, ano na, yung Merkulis na. Susunod na karera na ulit. Pagkatapos ng Linggo, Merkulis. Kasi nung araw, ang karera gano'n, Sabado, Linggo, Merkulis lang eh. Noong Merkulis, may sakay ako uli. Gabay ni Pepe Torno. Si pangalan ni Gelmi, kulay puting gabay. Tanda mo pa. Derimati ba si Gelmi? May bilis din. Eh, paano mo naidaos? Kasi puro talo ka eh, siyempre, di ba? Yung trainer ko, si Lolo Pepe Torno. Ah, Pepe Torno. Kaya ito gagawin mo, Jerry. Sabi ko, huwag ka nang gagalaw, ha? Huwag ka magbabago ng renda ko. Ano, hawak mo sa renda posisyon mo. Hanggang meta, ganun ka lang. Pitik-pitik ka lang na gano'n. Yung saltig-saltig lang. Huwag mong yug-yugin o babaguhan ng renta. Kasi pag gano'n mo yan, gumaganon eh. Naninigas. Tinitigas yung leg. Ayaw na tumakbo. Kaya lagi natatalo yan eh. Sabi yung gano'n. Kaya gano'n lang gagawin mo. Puro permis lang, renda-renda lang. Lagi may kagat lang. Hanggang meta, gano'n lang talaga ginawa ko. Kung ano yung larga ko hanggang meta, gano'n lang ginawa ko. Anado naman siya. Yun ang una kong panalo. Tapos nun, pagkatapos nung unang panalo mo si Gailmi, ano, pumitada ka na, dire-diretso na? Dire-diretso na. Nasundan ako ni... Nagpanalo bigla akong araw ng Maynila, Diado. Si Good Gamble. Trophy Race yun? Oo, Trophy Race.
Pero hindi siya main race, ha? Pero trophy race yun siya dahil araw ng Maynila. Oh. Dahil pag-araw ng Maynila, puro may trophy. Oh, lahat yun. Tsaka yung pinakamalaking karera sa atin dati. Yung labanan talaga malakas, eh. Oh. Iba yung laban ng talagang pagtingin ng lineup nun. Hindi ko, wala kang susuluhin, eh. Yun ang una kang pinanalong ano kabayo na may trophy agad. Mm. May kami sa Makay, June ang araw ng Maynila. Isang buwan pa lang. Pagkalipat ng May, May 4 kami sa Makay. June. Araw ng Manila, June 24. Yung nanalo kagad ako ng May trophy. Tapos noon talagang, ano na, salito din ako. Ibig sabihin, nagamit mo talaga yung partida mo na minus 4? Oo. Pero kalaban ko rin, alam ko, natatanda akong kalaban ko rin na si Camo, eh. Ah, si Kenuel, okay, JD Camo. Kabahay niya, ang Yamado yung Das. Ah, na-interview ko kasi si Kenuel, JD Camo. Tinanong ko kay Kenuel. Sabi ko, Kenuel, sa pagiging top caliber jockey mo, sabi ko, sino sa isa sa mga hinete na tingin mo napahirapan ka? Sinabi niya nga, Jerry Biason, ikaw daw, kasi nga daw, ang pagkakasabi ni Kuya Noel Camo, kung di ako nagkakamali, kumpleto ka raw, napakagaling mo daw sa ibabaw, yung diskarte, iba daw yung diskarte mo, parang hindi nila mahulaan kung paano mo hila-drive si kabayo. Eh, ano naman masasabi mo doon, sinabi ni Kuya Noel? Siyempre, masaya ako, dahil ganun pala yung tingin niya sa akin. Kaya taka nung araw naman kasi, marami kang marami kaming laban ni Noel, talaga maganda, eh. Talagang maganda yung mga laban namin talaga. Kaya siguro niya nasabi na medyo nahihirapan din siya sa akin. Lagi ko siya tinatalo, eh. Ang feeling niya pa nga, sabi niya, tingin ko nga mas talented pa sa akin si Jerry. Kasi nga, yun nga, yun ang panahon ni Kuya. Ako rin naman, basa ko rin sa kanya, mahusay din ang init, eh. Talented din siya. Kasi kayo nasa, nagtatap jockey yung mga panahon nyo na yun. Anong main race ang pinanalo mo na ano? Yung mga stake race na ipinanalo mo? Halos lahat kasi nung stake race na ipanalo ko, eh. Nung araw, nung 1988, kasi naging jockey player ako, 1988, eh. 85 ako sa Maki, 88. 1988, jockey player na agad ako, eh. Ikaw sumasakay kay Thriller? Oo, Time Master. Si Time Master, ikaw, ang gagaling ng mga kabayo mo, puro ano? Undefeated na kabayo, puro... nakasakay ako, dalawang kabayo na yun. Undefeated yung dalawa. Oo, iba yung mga kabayo na yun. Hindi natalo sa iyo yung mga yun, eh, no? Wala, hindi natalo yung kabayo. Puro... Nasakyan ko siya, puro ano lang, puro case jockey lang. Disgrasya ko siya nasakyan. First leg kasi ako nag-insign nun, eh. Kabayo na yung Time Master, saka si Magic Showtime. Yung mga baby pa yun, ako na nag-insign sa kanila. Kaya gamay ko siya, kilala ko silang pareho. Nangyari naman kay Domingo, si Domingo, siya ang may sakay nun. Disgrasya naman, sa insayo. Sige, Bobok Domingo. Time Master. Wala silang mapili. Class A din naman ako. Sabi ng Ninong, kasi siguro kay Gary na lang natin pa sa kaya. Ninong Andrew Sanchez. Ah, si Sir Andrew. Tapos yung dire-direcho na yon. Tapos yung mga kaibigan ni... mga hawak ni Doktor ng Kabayo. Doktor? Doktor Alcacid. Grupo sila, maraming grupo yun. Sila Jaime, Toti Jaime, Bebo Queros, sila Kaik, Balcaico. Grupo sila, kaya nung nakita nagpapanalo na ako kay Pilipino, pinasasakay na rin nila ako. Kaya halos ang mga kabayo sinasakay, talagang magagaling. May kalidad, eh. No? May kalidad, no? Oo. Talagang... mahuhusay yung kabayo, eh. Kasi halos lahat ng hawak ni Doktor Alcacid, talagang ibang klaseng kabayo, mga primera klaseng kabayo, di ba? Mausay na si Doktor Alcacid nung panahon niya, eh. Talagang bilib ako sa kanya. Iba siya, iba. Ngayon naman, kaya Jerry, siyempre, ako nanonood ako ng karere. Curious na curious ako, eh. Paano ba naghahanda ang isang mga star jockey sa malaking karera? Ako, simple lang naman ako. Hindi ko masyadong pinag-iisip yung mga kalaban. Ganun. Unang-unang iniintindi ko yung kabayo ko. Ngayon, sakay ko si Time Master. Papanoorin ko yung ano niya, yung last run niya. Kahit sino may sakay, Eduardo may sakay. Papanoorin ko yun sa tape. Titignan ko kung paano siyang rendahan, paano siyang gumalaw. Ko na lang yung experience ko, ibabase ko na lang doon sa nakikita ko. Kailangan ganito, hindi kami mag-aaway ng kabayo. Kasi pag nag-aaway kami, dito siya matatalo. Kilalanin mo yung sakay mo? Ano talent nung sakay mo? Kilalanin mo siya. Bago yung kalaban, yung kabayo mo muna intindihin mo. Tama ka doon. Kailangan magkakasundo kayo sa gusto mong mangyari. Kasi ang gusto mong mangyari, kailangan ganito mangyari sa'yo. Pag larga pala, maging ganito na ang talon mo. Hindi tayo maglalaban, hindi tayo magkukontrahan. Kunyan, matitigil lang kita, gusto mo ito, matitigil. Doon maubos kasi ang isang kabayo pag nag-aaway yung nag-uubos. Hindi kayo,
hindi niya mabigay yung talagang gusto niyang takbo na relax lang. Yung normal lang na parang walang nakasakay. Na ganun. Kumbaga, mag-aang na mag-aang ka. Umaak na renda, tapos mag-aang pumosisyon. Kung saan ang tatakbo yun, dire-diretso yun. So, ibig sabihin, kasi Roda kung malayong bandera yung kalaban mo, ano basta ikaw, alam mo yung talent ng kabayo mo. Oo, kahit malayo siya, alam kong kalaban, lahat talo ko yan. Isipin ko, basta tingin ko, malapitan ko lang ng konti yan, talo ko na yan. Malalaman, maramdaman mo kaagad yun eh. Mananalo ko sa araw ng karere. Yung mga ganong laban. Eh ano, hindi ka bang mabigat nung sumasakay ka? Mabigat eh. Yung nga naging isang problema ko eh. Di ba, mabigat ka, tapos stake reason sa kayo mo. Nagpapagaan ka, hindi ba kabawasan sa iyo na dahil... Nung ano, nung kapanong bata pa kasi kami nun, di ba? Malakas ka pa eh. Kahit na hindi ka kumain ng buong araw, kayang-kaya mo dahil... Bata? Ito pa yung katawang mo, malakas ka talaga eh. Baliwala eh. Hindi mo iniintindi ngayon. Pag siyempre, medyo nagkaedad ka na, taas ganun pa rin. Siyempre, medyo mababawasan na yung power mo. Sa mga sinakyan mong kabayo, sino yung pinaka-paborito mong kabayo na remarkable talaga sa'yo na hindi mo makakalimutan? Si Thriller ang ano sa aking kabayo eh. Hindi ko makakalimutan dahil kahit saan ko siya galawing kabayo na yun, talagang binibigay niya sa akin. Kumbaga gamay na gamay si Thriller. Gusto kong gawin sa kanya, ibinibigay niya sa akin. Kahit ano, ibibigay niya sa akin. Bayang Arista, interesting yung mga kabayo na sinakyan niya. Si Thriller, si sino pa yung mga? Time Master. Ewan kuya, sa kabila nga ng kasikatan mo, tanyag ka, nasa tuktokan ng ano, naging jockey of the year ka eh. Napansin natin, siyempre, sabi nga nila, minsan bababa yung karir mo. Ano naman ang dahilan ng pagbaba ng karir mo nun? Tatanda ko, mga 19, ano yun, 91, mga ganon, medyo nabawasan na kayo sa ako kasi may nangyari sa aming ano ni isang ninong ko, si Pilipino. Na pagginalaan niya akong pinang-ilalim ko yung sakay niya, ay kabahe niya. Eh, samantalang yung kabahe na yun, hit na hit kong sakyan talaga eh. Hindi mo gamay? Hindi ko gamay. Sinabi ko na sa kanya na. Nung lahat ko kasi, sinabihan ako ng ninong ko nung araw, gary lahat ng kabahe yan, ikaw ang pipili kung sino gusto mo sakyan. Kung sino ayaw mo, sabihin mo. Di ganun na nga nangyayari sa amin. Nung eto, ako sasakay dito. Sige. Pag sinabi kong isa, ayoko yan, hindi ko mapanalin. Hindi ko siya gamit talaga, hindi kami magkasundo. Hindi kong ganyan. Mag-aaway lang ho tayo dyan, baka kung ano lang mangyari. Hindi ganun nga nangyari. Sa iba niya pinasasakay, mga nag-insight sa amin. Basta ako, hindi ko sasakay ang gabay. Eh, nagkataon na puro suspendido yung mga inete namin. Ikaw natira? Ako natitirang hindi suspendido. Pinasakay sa akin ng ninong ko. Niya talo, talo si kabayo. Yamado, talo. Sabi sa akin, mali kasi yung dalawa eh. Sabi sa akin, pero nagpapanalaw na ako ng stake race yun ha. Grupo-grupo lang yung kabayo na yun. Yung pangalan niya si Mr. Tenacity yung. Di natalo. Sabi kasi mali eh. Sige, tatakma natin ulit, saka mali. Di in-order na niya ako. Ganito gawin mo, pigili mo ha. Yamado na naman, outstanding na naman. Pigili mo. Di pinigil ko si kabayo, kahit nasa uli ka, pigili mo. Doon ko lang magbibo. Sige. Ganun ginawa ko, yung sinabi niya. Natalo na naman, segundo. Pahamak pala yung kabahe na yun. Ano na naman. Kikaganda-ganda nga, nung natalo, inabangan ako ng ninong kapag labas ko ng jacket ko, binigyan akong pera. Pinatanggalibo. Sabi ko na ko na ito. Hindi, sinunod mo yung gusto ko eh. Kahit natalo, okay lang. Kahit jacket. Tapos yung mala nun, natalo uli. Susunod, pangatlong sakay. Sinakyan ko ulit, talo na naman. Yun na, pag ano niya ako, may nagsabi na ganyan pinang-ilalim ko daw. Na-chismis tayo nun. Ganun. Ang ginawa ko naman, ako nun, hindi ko gagawin mo sa inyo. Sabi ko. Saka may usapan naman mo tayo, ilang beses na ako nangyari. Pag may nag-aabot, pinasasabi ko kay Doc o kaya doon sa SOTA. Kasi nung araw na yun, si D.I. Castro tumalo sa akin. Si Angol. Nung araw kasi na yung may lakad kami. Tapos na yung sakay ko, lumabas na ako. Tapos si Angol nandun sa may Santana, Santana kasing karere. Tinignasan ko siyang ganun. Ito, mamaya, ayos tayo. Sabi kong ganun. Ngayon siguro, yung na-misinterpret yung ano, yung nagsumbong, hindi natin alam kung sinadya o ano. Diba? Nakita rin, sumignas ako kay Angol. Ganun. Yun ang isang masaklat na nangyayari sa karera na
Yung mapagbintangan ka na hindi mo nagawa, di ba? Ginawa. Tapos kikinausap ako ng ninong ko. May balita, ganun-ganun. Sabi ko, nung hindi ko gagawin yun sa inyo. Sabi ko, matagal na ako tayo magkasama dito. Sabi ko, ganun. Saka, kahit ano mangyari, hindi ko gagawin sa inyo. Dahil, maganda akong binigay nyo sa akin, ano eh. Break. Pangalan eh, di ba? Nilagaan nyo ako, hindi ko gagawin sa inyo kahit ano mangyari. Ngayon, dahil nga si Andrew Sanchez, si Pilipino, dahil magkakaibigan sila, naapektuhan lahat ng sakay mo doon sa mga nakapaligid ano sa kanila. Kasi medyo, may pride din ako eh. Hindi ko iniisip na babagsak yung career ko pagka umalis ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya, hindi na ako maging sayo. Ayoko na. Tapos may sakay pa akong huling-huli sa kabayan namin. Proud Maye, Chief Steak. Bago ko sumakay nung kabayan niya, Chief Steak, kinausap niya ako uli. Maming ka na, ana. Kung ginawa mo hindi. Sabi ko, ano, kahit ilipat nyo yan, ngayong oras na to, basta wala akong ginagawa, hindi ko pwede. Hindi mo naman pwedeng aminin na hindi mo ginawa, di ba? Hindi ako pwede wala akong ginagawa. Kung gusto nyo, sige, hindi ko sasakay nyo, pasakay nyo sa iba. Wala akong problema. Sabi ko, ganun. Hindi sabi niya, oh, sige, ikaw na rin sumakay. Naipanalo ko pa, Siptik, Proud Maye. Yun ang huling-huling kong sakay. Pagkatapos, hindi na kami nag-usap o ano, hindi ko na siya sinipod ako, Andra. Ngayon, kumuha sa akin yung mga kagrupo niya. Sila Balgay ko, yan si Bebo Quiroz. Yan ang mga nagpapasakay naman sa akin. Pagkatapos nun, bumagsak, bumaba nga ang bumaba. Ganun. Tapos medyo naligaw pa tayo ng landas. Isa pa yun. Sa sobrang, minsan kasi sa sobrang kasikatan mo, na barkada ka, na ano, tsaka... Naligaw ng landas. Tungkol sa bawal na gamot, gano'n. Nangyari sa akin kasi yun. Siyempre, mawawala yung tiwala nila. Diba? So, sa mga tuwid, kuya, dapat pala, kung ikaw ay yung isang hinete, kumbaga, mapapayo mo sa mga hinete na alagaan nila yung pangalan nila. Oo. Mahali nila yung profesyon nila, gano'n. Huwag silang sasali sa kung ano man nangyayari sa mga ibang hinete. Huwag silang masilaw sa pera. Dahil kung sasakay ka lang ng sasakay, mananalo ka lang mananalo, kikitain mo rin yung pera na yun. Huwag mo na hanga din na mabilis mo siyang makuha. Huwag natin hanga rin na yun nga yung easy money. Kung papalit nun, mahirap, di ba? Mahirap. Yung nandun yung babagsak. Eh, ito naman kuya, syempre, di, tapos na yan. Nasabi nga natin, nalikaw tayo ng landas na ganun. Bakit mo naman sinubukan yun? Dahil ba mabigat ka? O ano? Siguro, yun ang naging ano ko. Ang katbira ko kasi, nung natikman ko yun, sabi ko, wala namang epekto. Walang hilo. Pwede to, sabi ko. Wala siya talagang ano eh, walang hilo siya. Kaya lang, masyadong bawal nga yung gamot na yun, di ba? Talagang pinagsisihan mo yun na... Oo, na. Kaya lang nandun na eh, wala na akong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Hindi ka na makabalik eh. Nakakasakay. Nung time na yun, ilan taong ka nun? Mga 20, para gumaang. Yun nga, isa pang mabigat eh, di ba? Kasi ang bibig niya eh. Ang bibig niya magpagangin. Isang araw lang, ginabukas na magaang ka na eh. Hindi ka kakain eh, di ba? Hindi ka makakatulog. Totoo ba yun? Hindi ka kakain, hindi ka makakatulog. Pero may power. May power ka pa rin. Una-una nga, sinabi kanina, pagbata ka pa, malakas ka eh, di ba? Hindi mo yung ganun na nangyari lang isang araw ka, hindi matulog. Sa Pilipinas ka lang sumakay sa laban? Nasakay din ako ng Middle East, sa Kuwait. Sa Kuwait? Sino nakasabay mo? Sila Ducay, nandoon. Nung inabot sila, Sir Rivera. MD Ducay. MD Ducay, RC Ducay. Sige na, well, inabot mo doon? Yung pag-alis ko doon, siya naman ang kasunod na nagpunta doon. Pero nagpanalo ka rin sa Kuwait? Oo, marami. Yung riding style mo sa Pilipinas, ibig sabihin nag-effective din sa may, ano, sa Kuwait? Din, kung anong... style ko sa Pilipinas, in-apply ko lang din dun. Ganun din. Tapos sa Kuwait, parang walang problema sa peso, di ba? Oo, walang. Di, kasi dun sa Kuwait, walang timbang. Sakayan lang na sakayan. You know? Pero iba yung magaang ka kasi pag magaang ka, lamang ka. Dun sa isang kwadrang napunta ko kasi, may-ari siya ng karirahan. Sa Misila. Yung Misila. Laki naman, yun ang talagang... Yun ang main eh, Misila eh. Yung Misila, may timbangan. Oh, sa Misila lang mamit. Sa Amadi tsaka sa Parolia. Wala doon eh. Walang timbag niyo mang doon eh. Tumagal ka doon? 7 months. Tagal din, isang season din. No, nakita kasi ako nung amo ko. Yung timbangin nga kita. Anong peso mo? Nakita na ako 50. 58 ka na? Medyo parusa ng konti yun. Medyo arkabyado tayo. Sabi niya, ang bigat mo pala.
Hindi kita malata kayo. Sabi sa akin ng amo ko. Pagkatapos mo doon sa Kuwait, bumalik ang Pilipinas. So makikauli ka uli sa Pilipinas. Nakapagpagaan ka? O kasi walang alak doon eh. Nasa Kuwait talagang patay tayo doon. Walang alak doon. Galing ako doon talagang sleepport lang gagawin mo doon. Bawal. Walang alak doon eh. Kaya guro nung umuwi ako, hanggang ko. Saka agad ako, isang linggo pa lang pagkita sa Makina agad. Nung nakasakay ka, galing mong Kuwait, nakasakay ka, ano, ganun pa rin ba yung karir mo? Boom pa rin sa may Pilipinas? Hindi na kagaya ng dati na nananalo ko ng malaking karera. Nakasakay, maraming sakay. Kaya lang, yung malaking mga big race, hindi na ako nananalo. Nakakasakay, oo. Kaya lang, yung mga sakay ko, eh, puro ano na. Hindi na magagaling. Hindi na yung... Magkasali lang. Kumbaga, sali ka lang ng kasali. Kumbaga, hindi masyadong inaasahan. Mm-hmm. Ngayon naman, syempre, di ba, isa kang magaling na hinete. Talagang... Walang question tayo doon. Talagang lahat ng stakeholders sa panalo. Bakit ka nag-Japan? Yun nga, naano ko na parang wala nang mangyayari dito sa Pilipinas. Kumbaga, natapos na yung ano ko eh. Yung taong kong kagalingan ko yung eh. Kasikatan mo, kumbaga lumipas. Tingin ko, hindi na mababalik na. Wala na to. Tumasakay na lang ako. Sakay na lang ako. Sakay. Hindi ko na iniisip na. Na ganito gagawin ko, ganito gagawin ko. Basta ako, sasakay na lang ako. Manalo ako, matalo ako, okay na. Basta safe, kailangan makauwi ako safe na hindi ako na disgrasya, okay na sa akin yun. Paano ka nakarating ng Japan? Na maki-rally sordan. Una siya sa akin nag-Japan eh. May kada uuwi yung pinupuntahan ko sa bahay nila. Yung last na uwi niya, sabi ko, pare, baka pwede mo kung isama dyan. Eh, tinatawan. Ilan taong ka nun? 40 na ako noon. Pero bata ka pa noon. 41 years old ako nakarating dito sa Japan. Dinala niya yung papel ko, tapos binigay dito kay Rob, RS Amis, binigay naman sa amo niya, tapos in-apply nila, ganun. Lumabas naman yung eligibility ko. Kaya sabi ko, siguro, ito na. Ito na yung sagot siguro sa mga nawala. Second chance mo na, no? Okay naman, hanggang ngayon, napag-ipon, nawala sa akin na nung araw, naibalik naman. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Japan. Saka, mahusay humakot ng pera, asawa ko eh. Yun ang pinaka-importante eh. Mahirap yung talagang waldas kung waldas, parang ganun. Iba yun, iba talaga yun. Kaya nakaipon kami. Ngayon naman, sa kabila ng pagiging top caliber jockey mo, sa Pilipinas, siyempre nag-apply ka dito bilang rider. Ano, hindi ka ba, parehas lang ba ng pananakay dito tsaka sa Pilipinas? Malayo pagkakaiba ng pananakay ng hinete dito eh. Saka hinete sa atin eh. Malalakas ang hinete dito eh. Mga disiplinado sila eh. Saka may exercise silang nag-gym sila. Diba? Sa Pilipinas, wala eh. Ang pinaka-exercise ng hinihil sa atin, iinom ng alak. Ayun nga eh, di ba? Yun ang... Katahan na yun sa'yo, matutulog na. O kaya magiinom. Nakamulatan talaga na gano'n. Oo, gano'n lang eh. Pag nagpapanalo. Pag nakas nila, nasa insayo lang nakukuha eh. Pagka nagpapanalo, tapos tayo, di ba? Parang gano'n ang... Kaya gaya dito sa Japan, makikita mo talagang, o kaya sa Amerika, makikita mo yung mga hinihil. Nasa gym sila eh. Kahit hindi sila mag-insayo ng kabayo, sa gym sila nagpapalakas eh. Yun din ang sinabi ni Kuya Noel, JD diba? Camo, na sinabi niya na maraming magagaling ng Pilipinong hinete, pero mas magagaling ang may disiplina kaysa sa magagaling ka lang. Kailangan eh, may disiplina ka sa sarili mo. Hindi ka inom ng inom. Eh sa akin, nangyari nyo, inom ng inom. Kaya bumigat ka ng bumigat. Sa tingin mo naman, syempre, halos lahat ng magagaling na kabayo na sakin sa Pilipinas eh. Sila, yan nga, sila Time Masters, yung mga magagaling na yan. Ano naman pinagkaiba ng kabayo dito sa Japan? Iba ang train sa Japan eh. Maganda ang train nila rito, dahan-dahan. Saka meron sila yung sayang packet eh. Uphill. Oo, tinatawag na uphill. Nandun mo mararamdaman ang kabayo kung magaling. Madali mo makapa ang kabayo dito sa Japan kung magaling siya eh. Dahil doon sa uphill, hirap na hirap silang tumakbo doon eh. Bagay, kahit tayo, umakyat lang tayo. Ang hirap na eh, di ba? Umakyat nga sa agdanan ng medyo mataas eh. Kalati pa lang yung mararamdaman na pananginginig ka, di ba? Ibig sabihin, sa napuntahan mong bansa na ano,
Kumbaga, ang pagpipilian mo, iba yung kabayan ng Japan. Oo, iba. Hmm. Ngayon, lalo ngayon taon na to, kilalang-kilala na yung mga kabayan ng Japan. Pag sumali sa Amerika nung araw, hindi sila makasali sa Amerika eh. Hmm. Dahil ang tansya nila eh, wala silang panalo sa mga kabayan doon. Simula nung napasok nila yung Amerika eh, nakapa nila, no? Talo pala natin to. Kaya ngayon, Japan na ang number one sa ano. Iba eh, no? Iba eh, no? Kahit sa Amerika, kilala na yung kabayan Japan. Pagkabayan Japan, ilag sila eh. Iba yung, ano, parang sinabi pag meet in Japan, iba, pine-perfect nila talaga yung ano eh. Ngayon naman, kuya, sa ilang taon ka na dito sa Japan? 87. Ano ako napunta rito? 2007 eh. Mga 6, magsay 70 na ngayon. 70 na ngayon. Ang tagal mo na dito, no? Ano ba yung mga, ano, masaya ba yung buhay dito sa Japan? Kumbaga, paano ka nakapag-adjust? Iniisip ko lang na trabaho ko. Trabaho. Siyempre, minsan maiisip mo lagi na ano eh. Ano ba naman nangyayari dito? Trabaho, tulog, kain. Pag-gising ko, magtatrabaho na lang ako. Kailangan buwasan. Ayun, ang nasanay na rin. Nasanay na rin ng ganun ng ganun. Kaya lang ngayon, may messenger naman. Ah. Nakakausap mo yung mga asawa mo, saka yung anak mo, ganun. Diba? Ibig sabihin, nung dumating ka dati dito, wala pa yan internet, di ba? Wala. Gano'ng kahirap? Wala. Bumibili kaming card. Oh, KDD oh. Yung pangalan ng card. Bumibili kami sa convenience store, tapos tapunta kami yan sa may post office, doon kami tatawag. Pagbalik mo ba sa Pilipinas, ano ba? Gusto mo bang tahakin uli yung karerahan? Hindi natin masasabi kung gusto kang kadadalin talaga ng ano may kapalara mo kung babalik ka pa o hindi. Mas mahirap kasi magsalita ng ayoko na, tapos tama po, kikita, nandun ka. Hindi natin alam. Ewan natin. Hindi ko alam. Sa kabila, sa haba ng karir mo sa may paghihinete, sa pagja-Japan, meron ka ba bang gusto ma-achieve na wala, sa larangan ng ano? Wala na siguro. Dahil lahat naman, meron na ako. Kumbaga, okay nakilala ka na gano'n, di ba? Oo. Nagiging pinili ko naman na profesyon eh. Nakilala successful ka naman talaga. Talagang wala namang question. Hindi naman doon. Ako nagkamali. Eh ngayon naman, ito na napag-usapan lang. Kung sakaling iwabalik ang panahon, inalo ka ni Sir Puyets eh, mag-veterinary ka, ano pipiliin mo? Yung pagiging veterinary o pagiging hinete pa rin? Hinete pa rin. Kaya lang, itutuwid ko na yung... Hindi ko na gagawin yung nangyari sa akin. Ano naman may papayo mo sa mga bagong hinete? Eh, huwag nilang subukan yung nangyari sa akin kasi magiging ganin din ang mangyayari sa kanila, mawawala sila. Diba? Hanggat bata pa kayo, kung natansyan yung hindi naman kayo sikat sa Pilipinas at paminsan-minsan ka lang nananalo, eh, mas mabuti pa mag-isip ka lang na pumunta ka kung saan bansa. Na doon ang kasagutan doon sa mga hinahanap mo. Siyempre, kaya ka naghinete. Gusto mong kumita eh, di ba? Gusto mong magkaroon ng ganito ang bahay, gusto mong magkaroon ng sakyan. Di ba? Mabili mo yung mga gusto mo. Yun, dito mo na siya. Ganun din naman eh, di ba? Dito mo siya makukuha. Mag-iisayo ko sa Pilipinas. Palakan sakay, di ba? Mag-i-disgrasya ka rin. May malas-malas sa araw ng karera ka pa na disgrasya. Bali-bali pa ka tao mo eh, dito eh. Kahit na madisgrasya ka dito, tuloy-tuloy ang sweldo mo. Kasi may naka-insured tayo dito na gano'n eh. Monthly, may inaasahan kang ano, ang perang dadating. Hindi kahit sa Pilipinas, nag-aabang ka, kailan kaya ako mananalo? O kaya dadating si boss, hintayin natin. Yan ang napakamahirap eh, kuya, sa totoo lang. Napakahirap yan yung aabangan mo yung may-ari ng kabayo na aantayin mo kung magbibigay ba o hindi. Lalo na yung pag magpapasko, di ba? Sasama lang yung loob mo pag nag-expect ka. Yan nga. Kaya tama yung sinabi ni Kuya Jerry. Kung tingin nyo, alanganin yung karir nyo na konti yun sa kanyo, pag-isipan nyo para sa pamilya nyo. Sa nagbabalak na mga pumunta rito, ano naman yung maia-advise mo sa kanila dito na maaaring makatulong sa kanila pag nandito na sila sa Japan? Pag nandito na sila, huwag silang mag-iisip ng kung ano-ano kasi yun ang isang kagaya natin OFW. Homesick ang kalaban dito. Kailangan mo wala sa yung homesick. Pagka yung homesick ka, hindi ka matutuloy dito. Siguradong uuwi ka. Oh, ano yan eh? Kasi yung pamangking ko, 3 months lang dito. Yung isang bata ko, one month lang nasa Pilipinas na.
nung nangangarap sila, atat na atat sila, nung nandito sila, uwi sila, di ba? Kasi inaanap nila enjoy sa Pilipinas. Yun. Dito, wala kasi yun. Bagay ko yan, hindi natin alam kung anong dahilan nila. Baka talagang mas kailangan sila ng pamilya nila. Kaya lang, pananaw natin, bilang lang siguro, tumagal ka dito, ako, sa kailan lang ako dito, pananaw natin, kung mahal mo yung pamilya mo, tiisin mo. Yung, ano, di ba? Kaysa naman, magkakasama nga kayo, eh, lahat naman kapos. Oo nga. Di ba? Di ba? Nangungutang ka dito. Ikaw na lang yung, magsakripisyo kaysa yung buong pamilya mo yung magsakripisyo, di ba? Di ba, aling ikaw ang magpautang, huwag ka ikaw ang utang. Oo, ayun. E pag nasa Japan ka na, hindi ka na utang. Sina na pautangin mo, sila na matutulungan mo pag may problema sila, di ba? Kung sino man yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kaya mo tulungan. Kahit pero, pa paano. Pero ako ha, pananaw ko lang yun ha. Sorry doon sa mga, ano na, hindi sang-ayon sa sinasabi ko na tungkol nga sa pag-uwi nila. May decision sila eh, buhay nila yun eh. Oo, kaya lang kami, pananaw lang namin yun. Hindi kami nasa sa sitwasyon nyo, kaya hindi rin namin alam kung ano talaga, kung tama kami o mali kami. Ayun lang, Kuya Jerry, maraming salamat sa pagpapa-unlock mo sa vlog natin. Ngayon, baka may gusto kang batiin sa Pilipinas o dito sa Japan. Binabati ko yung asawa at anak ko, si Jocelyn, saka si Geraldine. Yan lang kayo. Huwag niyo ako intindihin dito. Kaya natin to. Mga kaibigan ko rin sa Japan, mag-ingat kayo lahat araw-araw ng trabaho. Maraming salamat sa iyo, Kuya. Maraming salamat din. Okay.